at puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan at ko'y kaawaan o mahal ko ni Diyos sangayon sa iyong kaganda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kaluuban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad.
wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina na. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay-bulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nagdaramit ng mamakalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubi, nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupas sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumung nakukulog mula sa hapag ng mayaman. At doon
ay nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibi sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, makabagpo kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalakanin mo na nagpasasakat sa bukay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makaparyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyo na papuntakin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga ito. Hindi po sapat ang mga iyon." Tugon niya, "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabukay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Ang ibig pong ipaabot sa atin ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Kung tayo ay makasarili lagi
lagi. Lagi nating iniisip ang ating sariling kapakanan. At hindi tayo tumutulong sa kanino man. Manhid tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Ayaw natin magkawanggawa kahit kailan. Ayaw natin tumulong sa mga nangangailangan. Kung tayo po ay napakaramot, kung namatay tayo, hindi po tayo tatanggapin sa langit. Saan tayo pupunta? Sa impyerno. Kung naiwasan natin ang impyerno, magdudusa tayo ng husto sa purgatorio hanggang katapusan ng daigdig. Kaya, kung ibig natin makapasok sa langit pagkatapos ng ating buhay sa lupa, habang nabubuhay tayo sa lupa, lagi tayong magmakal ng kapwa. At sa pagmamakal ng ating kapwa, lagi-lagi tayong nagkakawanggawa, nagmamalasakit sa iba, laging tumutulong sa mga nangangailangan. Ang taong maramot, hindi siya tatanggapin sa langit. Nakadiwangwang siya sa labas ng langit. Kaya magmakal tayo lagi ng kapwa. Magkawanggawa tayo. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. Yan ang ibig ipaabot sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo na po ang lahat. Habang inaalaala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo.
Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tayo ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aagin natin ay kalugdan ng Diyos among makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, babanalin mo sa pag-aakin ngayon ang aming 40 na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasabalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo na ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpakiwatig ng pasasalamat na aming iniaakin ngayon sa iyong hapat. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tandang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din
ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkulaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tang sa Quezon Boulevard lamang ang labas ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ama naming mapagmakal, ang pinakinabangan naming pag-aakin ay mamalaginawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.